Tunay na identity ng Born Again Oneness, isiniwalat ni Brother Sanrio sa kanyang presentation sa naganap nilang debate ni Mr. Umbaw patungkol sa kung ang Born Again Oneness ay siyang true church. Panoorin pa natin ang buong video na ito. Una-una, hindi kinikilala ng world history or ng standard references ang Born Again Oneness. Bakit? Wala kasi silang pagkakakilanlan. Pag wala kang pagkakakilanlan sa standard references, peke ka. Kalawa, ang born again oneness, hindi po yan oneness pag sinabing born again. Yan po ay Trinitarian. May patunay ang Sanrio? Meron po. Mateo 28 verse 19. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin niyong alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngala ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Pag nagbabautismo ka ba ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, oneness? Trinitarian yan. Mali ang aral. Dito tayo sa True Church. Ang born again oneness ay hindi yan church, kaya dapat hindi ka sa akin lumaban ng true church. Bakit? Dahil ang born again oneness, pag sinabing born again, bautismo. Baptism is not a church. John 3 verse 5, Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit." It means, born again is a baptism, not a church. Yan pa lang. Ang born again ay bautismo at hindi po yan church. No? Ano ba ang church? Si Kristo ay nagtatag ng iglesia at hindi po ng born again oneness. Matthew 16 verse 18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At sa mga pintuan ng Hadis ay kahit kailan hindi makakapanaig laban dito. Malinaw po, ang baptism hindi religion, pero si Kristo ay nagtatag ng iglesia. Meron po ba tayong relihiyong mababasa sa Biblia? Meron po. Unang Timoteo 3 verse 14 to 16. Magandang balita, Biblia with Deuterocanon. Ang hiwaga ng ating reliyon, umaasa akong magkita tayo sa lalong madaling panahon, ngunit isinulat ko ang mga ito upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia at haligi ng saligan ng katotohanan, hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. So merong relihiyong nabanggit sa Biblia. Pag hindi relihiyon, peke. Okay. Ano ba ang mga major religion na kinikilala sa buong mundo? Merong limang major religion na kinikilala sa buong mundo. Judaism, Christianity, which is the Catholic Church, Islam, Buddhist, and Hinduism. Bakit hindi nabanggit ang born again oneness? Kasi nga po, hindi kayo kilala ng world history, wala kayong standard references, and most of it, hindi kayo tatag ni Kristo. Okay. Pag sinabing Judaism, the five major religions dito sa buong mundo, ang Judaism may aklat ng Tanakh, may Hebrew calendar. Ang Catholic Church, may Bible kaming compiled, meron kaming Gregorian calendar. Ang Islam, may Quran, may Islamic calendar. Ang Buddhist, may Tipitaka, may Chinese calendar. Ang Hinduism, may Vedas, may Hindu lunar calendar. Ang born again oneness, anong naiambag mo? Wala. Okay, dito tayo sa Matthew 16 verse 18 ulit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At sa pintuan ng Hadis, kailanman ay hindi makakapanaig laban dito. Saan naganap ang Matthew 16 verse 18? Jerusalem. Okay. Gagamit tayo ng standard references, www.wiki.com, where did Matthew 16 take place? Caesarea Philippi, Matthew 16 is the 16th chapter in the Gospel of Matthew in the New Testament section of the Christian Bible. Jesus begins a journey to Jerusalem from the vicinity of Caesarea Philippi near the southwestern base of Mount Hermon. Verse 24 speaks the disciples following him. Now, sa Jerusalem pala naganap ang Matthew 16 verse 18, yung iglesia. At hindi po born again kasi baptism po yan. So, ano nga bang religion ang umiiral sa Jerusalem kung saan nag-usap itong si Pedro at si Kristo sa Matthew 16 verse 18? www.britannica.com is standard references ginagamit ng mga Bible scholars, theologian, and even sa mga colleges. A majority of the city's residents are either secular or traditional Jews. Muslims are the most homogeneous of the communities, and Christians, the Catholic Church, who are represented.
by numerous sects and churches are the most diversified. So, ang Catholic Church pala ang nagre-representa ng Christianity kasama kayong mga sulpot. So, ibig sabihin, kung walang Catholic Church, wala kayong pwedeng i-represent na kayo ay mga Kristiyano. Born again oneness, tanong, saan kayo sa Jerusalem na itata? Wala. Wala nga kayong standard references eh. So, hindi kayo yung nasa Matthew 16 verse 18. Unang-una, ang born again ay baptism. Pangalawa, hindi yan church. So, hindi kayo true church. Kalawa, pag hindi kayo ang nasa Matthew 16 verse 18, hindi kayo tatag ni Kristo. Dahil si Pedro at si Kristo nag-usap sa Matthew 16 verse 18, hindi kayo yan. Pag hindi kayo tatag ni Kristo, peke ang iglesia mo. Hindi nga pala kayo iglesia. Sorry po. Pag peke ang iglesia nyo, which is hindi pala kayo iglesia, sorry again. Peke ang doktrina nyo. Pag peke ang doktrina nyo, wala kayong salvation. Hindi kayo makakapagligtas ng kaluluwa. Bakit wala kayong salvation? Dahil hindi kayo true church, kasi hindi nga kayo church. Kasi nga, kayo ay born again. Baptism. Pag sinabing baptism, hindi po yan iglesia. Magkaliwanagan lang. Bakit hindi kayo true church? Unang-una, hindi kayo tatag ni Kristo kasi hindi nga kayo nasa Matthew 16 verse 18. Pag hindi kayo nandun doon, fake church. Babasa ako ng standard references patungkol sa Catholic Church. Dito tayo sa Encyclopedia Britannica, volume 15, page 985. The Catholic Church is an organization founded by Jesus Christ in Jerusalem in the year 33 AD. Kami yung nasa Jerusalem. Kami yung nasa Matthew 16 verse 18. Kami ang true church. Ang born again, naku po. Dito tayo sa Young Students Learning Encyclopedia, volume 15, page 2292. For the first 1,000 years of Christianity, all Christians belong to the Catholic Church. Lahat ng Kristiyano ay nasa Catholic Church. Walang sulpot. Ano ang born again Christian oneness? Protestante. Ano ang Protestante? Sulpot. Sinong tatay nyo? Si Martin Luther. Sino si Martin Luther? Dating pari ng Katoliko. Kung dating pari ng Katoliko si Martin Luther at Protestante kayo, sulpot po kayo ng Catholic Church. Ang true church naglalaman dapat, tandaan mo ito, ang true church dapat ito ay naglalaman ng standard references, historical facts, no? And events with scriptures and tradition and magisterium. Yan ang standard basis para tawagin kayong true church. Yan ang basihan dapat. At lalo na ang aklat dapat na ginagamit nyo bilang basihan ng inyong pananampalataya at pagtuturo, dapat ito ay may exegesis at exegesis dahil ang Biblia ay hinubog at nabuo sa pamamagitan ng tradisyon ng mga sinaunang Kristiyano. Kaya dapat may sinaunang Kristiyano kayong mga born again Christian oneness, kaso wala. Wala kayong sinaunang Kristiyano, hindi kayo tatag ni Kristo. Peke ang kinaaniban. Kaya marapat lamang na ang bawat talata na may exegetical context at hindi puro on my own interpretation. Ang lahat ng sitas ay may exegetical context, hindi tayo pwedeng maglatag dito based on my own interpretation. Hindi binuang Bible, ginagamit ng true church, which is the Catholic Church, mula sa base of my own interpretation lang. Kundi ito ay ibinuo sa pamamagitan ng tradisyon at sa tulong ng gabay ng Holy Spirit sa mga may akda at sinaunang Kristiyano na sa mismong Biblia, na which is Catholic, ang nagbuo. Wala pong naiambag ang born again oneness sa pag-compile ng Bible. No? Kaya kung meron man may karapatang mag-interpret ng Bible, the Catholic Church, because we have exegesis and exegesis. Kung ang pagkakabuo ng Biblia ng Holy Spirit, lalabas tayong mga Katoliko, the Catholic Church, sila ay puspos at kinakasihan ng Espiritu Santo. Dahil nga po kasi mga kapanalig, tayo ay tatag ni Kristo at tunay na iglesia mula sa bayan ng Jerusalem na pinamamahalaan ng mga sinaunang Kristiyano mula pa sa mismong panahon ni Kristo na siyang tagapagtatag ng Katolikong simbahan. Ano ang ibig kong sabihin dito? Pag sinabing born again, bautismo, hindi yan church. True church ang ating paksa. Hindi ka pwedeng manindigan sa harapan ko na true church ka kasi nga ang born again ay baptism. Yan ay form of baptism that is not a church. At ang born again na Trinitarian ay under ni Martin Luther, which is the father of Protestantism. So, ayan, no? Napakaklaro po ng presentation. Talagang base po yan, no? Sa mga referensya na kanyang nakalap. At talagang may basihan ang kanyang mga pinupunto. So ayan, sana'y maliwanagan po mga kapatid natin na naakay ng mga ganitong reliyon. At hindi lang po na ganitong reliyon, kahit na po ng ibang mga sektang kakasulpot lamang.
At batay pa sa narinig natin kanina, walang true church talaga pagdating sa mga sulpot na sekta. Kaya mag-ingat po tayo dahil ang ating isinasalang-alang dito ay ang ating kaligtasan. So ayan po mga ka-curious, kung nagustuhan niyo pong video na ito, please like and share. Ibahagi niyo po sa mga kakilala ninyo upang mas lumawak pang maabot ng ating programa at mas marami pa ang matulungan natin mga kapatid na bumalik sa ating simbahan at mas mapatatag pang pananampalataya ng mga kapatid nating Katoliko. Abangan niyo pong part 2 nito ng sagutan ng kapatid nating si San Rio at ni Brother Rumbaw sa kanilang debate. At siguradong mas marami pa kayong matututunan. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page. At of course, sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po natin mapagbahagihan po. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig, at kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Sa Diyos po, ang lahat ng papuri. Good day everyone. Please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutuhan. God bless! Hello! Father Lazar Villa, Parish First Conception Iloilo, promoting Mr. Curious. See you!